Naghati-hati lang sila sa XP. And yung PAC, naharas pa rin etong, ano, etong trialing ng TNC. Tapos isang malaking bagay talaga yun, nahaskar yung katapat ni Armel sa mid na hindi rin kayang patayin kahit bisitahin ng ano, bisitahin ng ES. Dito natin malalaman na sa first game ha. Kasi first game pa lang, ibibigay na nila lahat eh. Bibigay na lahat. Sobrang tagal mo. Ayan, hello Darwin, Riego, Giancarlo, Malones, Anton, Julius, James, na, Mark. Ayan, sabi ni Chewy Stan. Champion, champion na TNC, ilistan nyo na. Grabe sabi naman dito. Yun. Ang dami ng share, oh. Finals na go TNC, Michael Albarracin. Ayan, shoutout kay Kevin, kay Patrick, kay Francis, kay David. Mga common names, eh. No? Sabi ni Aaron, game 1 TNC na to. Pag game number 2, share mo ulit, Lods, ah. Ay! TNC, galingan yun, nakabet ako sa VG. Grabe naman yun. The wait is over. Good luck, boys. Puso lang. Mugiwara Leonard. Grabe yung kulit ng chat eh, no? Tingin ko naman na ito yung pinakaunang major ng TNC na naano talaga sila sa Grand Finals. Oo. So, whatever, first nila to. Whatever happens, mga idol, mga boss dyan, suporta talaga tayo sa TNC. Oh, ang layo na nang narating ng kahit TNC. Kahit hindi sila mag-champion, yung makukuha nilang hindi, champion yun! Hindi, champion kahit, yun. I mean, kumbaga, wag tayong masyadong ano, kasi malas talaga yung Vici Gaming eh. 3,000 points pa rin siya. So, malaking bagay pa rin. Direct yun. Invite na yan, yung 3,000 points? Kasi, pwede. Ano eh, when you go for the direct invite sa TI10, isang champion lang ng major, pasokan na eh. Oo. Alaka na ng ano eh, pasokan na. Tapos, konti lang eh. Di ba yung champion, 4,850 points? So, konti yung, lang yung second, 3,000, di ba? 1,800 lang diferensya. Halos pareho lang siya. Tingin pero syempre, gusto natin, mag-champion yung TNC. O naman. Di ba? Oo. Ganun na yan. God bless daw TNC. Go, si, go, ano go. Nga, di ba? Si Hin, sabi niya, TNC, the next champion. The new champion ba yun? Or the next champion? Oh, the new champion ata yun. The new champion, guys. Game number 1. Ito na, TNC versus Vici Gaming. Malupit na laban. So, share nyo na, guys. Gawa kayo ng mga, ano dyan, na mga watch party kung gusto nyo. Yun. Mm-hmm. Oh, syempre, para pakita natin yung supporta natin sa TNC. Pasensya na mga lods, kung hindi namin mababasa lahat ng mga comments nyo, baka mainis kayo. Pero, tutok na po tayo dito sa laban na to. Unang ban, Lina. Ito yung nagpatalo Lina sa kanila, yung Lina. Oo, tsaka kasi hero talaga ni PYW eh. Kumbaga, pag Lina siya, ang dami niyang pwedeng gawin. So, minus, nakaka-pick off siya ng isang hero. So, sakto lang yan, nabina ng TNC. And for Vici Gaming, tinatanggal talaga nila yung Chen. Chen is one of the most OP heroes ngayong meta na to. So, Chen also, kinakounter ng Chen yung Faceless Void. Kasi Chen, mechanism, Hand of God, Kokronosphere sa mga early matches, hindi kinakaya ng Faceless Void sa sustain ng Chen. So, ayun, binanaga dito ng Vici Gaming. Oh, tsaka, yung Chen kasi sa patch yun, di ba yung pwede kang pumili kung ano yung kukunin mo, yung meron nung may mga alagang may magic resistance, pwede rin for physical. Yung stack mo yung mga ayun yung sobrang OP sa Chen. Kahit walang binago sa kanya, no? Pero eto TNC binan nila yung Void. So, hindi na sila nagdalawang isip, no? Talagang, alisin na natin yan. Kasi, ayan yung pinantalo sa kanila ng Vici Gaming. So, ban Naga Siren. Kasi kinagawa ito ng TNC na offlane or rather, pwedeng carry. Carry, oo. And TNC, good thing, binan nila agad yung Faceless Void after ng Shed. Yan, ang dami natuwa nung nakita nilang nakaban yung Void. Oo. Patay ako na, ano ako eh. Bigla akong napangiti. Oh, yung ano naman, yung nangyari nung Game 2 ng TNC versus Vici Gaming nung nakaraan, parang panalo na sila, di ba? Uh-huh. Muntika na silang manalo eh. Match na match yung laban. Kaso may Omni Knight. Ayun din yung nagpahirap sa kanya. Oh, tinanggalan talaga ng hero si Paparazzi. Si Euros pala. Yan, badyan. Ayun. Badyan. So, for TNC Open yung Mirana, pwede silang mag-ES Morph din. Kaso pwedeng Earthshaker na agad. Depende siguro eh. Kasi KOTL? Pwede. Kasi may pang-counter na sila sa ano eh, ES Morph. At saka, itong dalawang teams ito, sobrang sanay nila pag nag-late game. Oo. Yun yung kagandahan pag nag-late game yung laban. Sobrang disaster na nangyari dito.
So, first pick ng TNC. Ito na ang Earthshaker. Uy, Mirana. Oo, oh, Mirana. The Pussycat, pinalabas na. Nalabas po yung Pussycat. Laban yung Beach Gaming. Ayan. Mahirap kasi kapag ES lang muna yung kuhunin nila. Kasi pwedeng yung Beach Gaming naman yung kumuha ng Morphling. So parang ibinigay, parang ano pa rin. Nasa Beach Gaming pa rin yung lamang. Not unless hindi kukuha si Teams ng Enchant Totem. Di ba yung nakikita natin sa post kapag pang-counter daw sa Morphling, oh, walang Enchant Totem. Ay, Omni-Knight agad. Oh, bilis mong pick, ha? Omni-Knight Rubik. Hmm. Okay lang. So, for laning, para sa laning to eh, Omni tsaka Rubik. May slow. OD ulit. Kasi yung kanina, gaya nung kanina nung game nila versus IG, maganda yung connection nila sa mid lane. Pwedeng bumisita si Teams and may kill potential. So, after nung pinick nila yung OD, direkta bandit yung TNC. Sniper. Na mga pang-counter sa Outworld Devourer. Oo, kasi yung sniper hero din talaga siya ni Ori. For Vici Gaming, etong Omni-Knight tsaka Rubik, malakas sa lane to eh. Kasi di ba yung slow ni Omni-Knight, tas may lift pa. So may kill potential, makakaraming hit si Omni, tas pwede niya pang i-heal, yung heal bomb. Manalo, matalo ang TNC, pogi pa rin ako, sabi ng isang viewer dito. Nako. Supporta sana na tayo. All. Sana ayan, all. 3-1 daw by TNC. 3-0 pero nyo syempre, na. Pero syempre, kahit anong mangyari, kahit anong maging resulta ng tournament, dapat nakasuporta pa rin tayo. Diba? Kasi yung iba, pag natalo. Hindi, kasi maintindihan naman natin na Alec eh. Kasi alam mo naman, tayo mga Pinoy, sa passion natin, yung emotion natin, binubuhos talaga natin sa kada game. Oo. Oh. Binubuhos natin yung, hindi, sa ano lang yan, sa monitor. So, hindi natin sila mabiblame, pero anyway, ayan. Pero kalmahan na lang inyo, natin. Kalmahan oh, nyo lang, kalmahan nyo lang. Kasi hindi lang kayong, ano dyan eh, kinakabahan, or ano, kasi ako kinakabahan, ikaw like, kinakabahan ka ba? Siyempre, kasi first major, tapos first time din ng TNC na magpa-finals sa major. So, kailangan din nilang i-take advantage talaga na wala yung ibang mga top-tier teams. Pero tingin ko, kahit bumalik na sila, kaya na sabayan eh. Kaya sabayan, oo. Kaya na sabayan eh. So, binan yung ano ni Paparazzi, yung Lesh. Kanyang left rank. Oo, Lesh si Paparazzi. And for Vici Gaming, tinanggal din nila yung Abaddon na laging pinipick ng TNC para kay KP. Uh-huh. So, usually nakikita ko kay KP is yung Abaddon, Omni, and ano ba, Veno ata, no? Mas uh-huh. mas laging pinipick eh. Kasi pag open yung isa sa Abaddon, Omni, auto-pick nila para kay KP. Ay, manalo matalo TNC, love ko pa rin si Alex. Sana all. Grabe naman yun. NS, wala nakaban na yung NS. Naban na. Parehas naman sila gumagamit nun eh. Oo, pero tingin ko sa TNC pwede sila ulit kumuha ng KOTL ni March. Kanina, ganyan din yung picks nila eh. First three picks ng TNC versus IG, yung Mirana OD, then KOTL. Yan. At saka, wait lang, tingnan ko ha, kung depende sa last band dito ng TNC ha. Ah, sa BG. Sino ba unang mag-pick? Ah, BG yung unang mag-pick, no? Uy, Draw Ranger! Ay, ginagaw yung KOTL. Alam nila eh, nakukunin. Kinuha. So, for ano, for TNC, ang available para kay March, siguro, Undying or Ogre, mga ganon. Leech, open pa yung Leech. Tingin ko, maganda Leech. Kasi yun nga yung Keeper of the Light, before Keeper of the Light, bibitaw ng Will-O-Wisp. Pero meron silang pang-counter sa Will-O-Wisp. Kasi pag, di ba, nag-Will-O-Wisp na, dadive na yung ano yan, dadive na yung Vici Gaming. Oo. So with the Chain Frost rather, pwedeng pumasok doon. I-Chain Frost nyo na lang. Oo. At least makabitaw siya ng Chain Frost, pero hindi pa natin alam kung anong pick dito ng TNC. Marami pa namang options. Hindi natin. Malay mo kunin agad nila yung hero ni KP. Kaso for KP, mga BMLC over. Ayan, Undying. Undying yung gusto ng TNC. Kaso hero, ano magiging carry hero dito ng TNC? Walang Gyro, walang Void, walang NS. Lifestealer for Gabi. Lifestealer. Kailangan nila ng ano sa Will-O-Wisp eh. Tagabasag ng ano, Will-O-Wisp. So, Juggernaut, Lifestealer. Open pa naman. Oo. For Vici Gaming, wala pa silang hero para kay Urus and kay Ori.
Ganun din eh. Yung Keeper of the Light may Will Wisp, sila may Tombstone. Oo. So, kanya-kanya sila ng basag. Kailangan dito. May taga-basag din sa Tombstone for Vici Gaming, no? Puro core na lang natira dito, no? Masakit ang Undying Venomancer. Oh, masakit. Silang dalawa. Oo, yung dalawang yun. Pero, pag nagsama ng pressure. Pwede kasing Mirana tsaka Veno yung magsama. Oo. Kasi, ang ginagawa nila ngayon sa Undying, expected na ano yung Undying Templar para sa UD. Okay lang, kaya. Oo. So, at saka, etong Templar, ha, parang dehado siya sa Undying na pick, ha. Kasi pag marami ng zombies dyan, mawawala agad yung refraction niya. At saka, ginagawa ngayon sa Undying is hindi siya ginagawang taga-sustain. Sa pwede pa nga nila tagawing offlane ng Undying. Ewan ko lang kung nagawa na ng TNC. Si KP, hindi niya ginagamit. Hindi niya ginagamit. Pero KP, LC. Ito yung taga-backback. Ito yung taga-backback. Yung press the attack niya, tapos pwede nang dumiretso sa ano, Will Wisp. Kinakaban na ako. So, for Vici Gaming, hero na lang ni, ano no, hero na lang ni Paparazzi yung kulang. Pagkaubusan na ng hero. CK Gabby? Posible? Pwede. Kasi, OD farm eh. Farm siya eh. Very, ano siya na hero eh. Oo, ganyan nga yung ginagawa very greedy, nila. Very greedy eh. Kung para sila magpa-farm. Oh, yung kanina naman, nag-bristle back yung TNC kasi meron silang KOTL. Mm-hmm. Na sobrang ganda na magkasama yung dalawa. Eh, kaso, ngayon naka-ban. Binanda nila yung Morphling kasi gusto nilang iwasan yung double tombstone. Ganon. Magandang iban dito ng TNC. Ano eh? Ano ba bang hero ni ano? Paparazzi? Daming hero. Juggernaut. Ganon. Mga jug LS. Sino una? Una naman mag-pick yung TNC. So pwede nilang tanggalin yung isang pwedeng bumasag sa tombstone. Hindi pa nagsisimula yung laban. Naihihina ako. Diretso na tayo. Tingin ko pwedeng ano to eh. Pwedeng Lifestealer. Kasi meron na silang initiator. So pwedeng sasakay si Lifestealer dito sa LC. So kapag may, kapag maghanap sila ng pick-off, matik may kasama tong LC. Pero ang dami makukuha dito ng Rubik ah. Tombstone, palubog. Arrow. Yeah. So, nag-iisip ngayon si March ng last ban. Yung sinusulit nila. Pero maganda naman na, oh yun, Lifestealer nga. Lifestealer, binan nila so, yung Lifestealer. So, mag-jug ba to? Jug. CK nga, sabi sa'yo CK eh. CK. So, kailangan ng TNC ng balancer kasi nga, yung ano dito, yung OD, farm siya. Oo, si so, Armel. Yung kailangan mag-online agad. Nag-giveaway dito si Gabby, Chaos Knight para sa kanya, sa mid-game team fights. Kahit na mag-juggernaut to, wasak to eh, sa Chaos Knight. Oo, kawawa talaga yan. Juggernaut. Yan natin. Slark? Last pick. Parang mahirap din kung mahirap Slark. Mahirap din. Puro right click sila eh. First game pa lang. Mukhang natutuwa na ako sa draft ngayon ng TNC. Tingnan natin. Inuubos talaga yung oras ng Vici Gaming. 20 seconds ah. Napipatasyo sila ngayon. Tsaka pwede kasing sila talaga yung mag-LS sa game na to, no? Yung Vici Gaming. Mm. 9, 8, 7. I-random nyo na. Ubus na yung ano, jug. 5 seconds. Juggernaut? Jug nga. Juggernaut. Okay lang. Kailangan nila ng ano talaga, ng sagot dito sa Tombstone. Sa Tombstone, oo. Pero kasi kahit may ano, kahit naka-Blade Fury or ano, yung LC tagos pa rin eh. Tagos pa rin sa Blade Fury niya. And yung Chaos Knight, kapag once na ano, nahatak siya, punit yung jug. Ayan guys, mabuti naman yung mga ano natin dyan, nag-cooperate talaga. Shoutout sa 8,000 viewers guys. First game pa lang, best of 5 series. So, tuloy-tuloy yung ating ano, Grand Finals and then papalit-palit tayo ng casters. So, huwag kayong mag-alala, sila Kuya Nick, sila Alo, the next game yun po sila. Oh, may nakikita ho mga ano eh, mga Sven, mga pa ba 'yun, mga Slark, PL ganun. Kaso ang problema for Vici, pag ganun kasi yung kinuha nila, si Ori, tas yung si Paparazzi, magpa-farm sila nang magpa-farm. Eh yung heroes ng TNC, kaya nilang mag-early. Oo. And they need to capitalize yung kanila mga mid-game heroes para at least hindi na makabawi itong Vici Gaming.
Yun yung nakikita natin, pero delikado. Ang ganda ng LC ni KP, oh. Oo, mahal yan. Oo, talagang kumpleto siya, pati yung sword. Mm-hmm. Sana all. Sana all. Ilabas daw si Turat para caster. Ayan na. Ayan na mga boss. First game. Woo! Kinakaban na ako. Mm-hmm. First game pa lang. Best of 5. Puso-puso na tayo sa TNC. Shoutout sa ating 8,000 viewers. Yun. Yung mga hindi pa nag-share, guys, i-share nyo na yung stream. Sa mga hindi pa nakakagawa ng watch party dyan, watch party na po tayo, mga lods. So, first game. Eto na, pakilala ko na sa side ng TNC si March sa Undying, si Team Samirana, Armel, OD, Gabi, CK, and si KP sa Legion Commander. Sa side naman ng VG Gaming, Eurus, Juggernaut, PYW, Rubik, Young, Omni Knight, Ori, Templar, Assassin, and si DY sa Hanyang, Keeper of the Light. Uy, tinip na agad dito si ano. Kanya-kanya sila ng tip, bo. Sino tinitip nila? Pero magkakilala sila, di ba? Kasi nung last time, nag-good luck sila kay D. Mm-mm. Sign of good luck yung mga tip dito. Ganun. Pag sa Pinoy kasi, ano na yan eh, parang trash talk, no? Ganun naman talaga eh, sa lahat naman eh. Pwede mo siyang gawing trash talk pag nagkamali siya. Pero mukhang ito na agad sa bottom lane, magkakaroon na tayo ng bakbakan ha. So ito yung sinasabi ko kanina guys, yung andang ginagawa nilang pang babysit sa ano, sa carry, kasi nga meron siyang sustain dito. Oo, tsaka annoying yung ganyan na ano, na support eh. Pero ang kailangan ng TNC, makalamang agad sila sa leaning phase pa lang. Kasi yung Undying, pag nag-mid game to late game, wala na masyadong impact. But lalo I like, na position 5. But I like also for TNC, they have this Mirana pick na hindi kayang i-punish sa early. Kasi tatlong lip yan eh. Ano meron sa side ng VG? Keeper of the Light and Rubik. One of the heroes na sobrang mahirap makapitas. Tsaka wala silang disable masyado sa side ng VG Gaming. Diba? Ang pinaka-disable nila yung lift. Oo, ganun. No, parang sobrang hirap nun. Tapos yung Will-O-Wisp. Farm-oriented talaga itong lineup ng VG Gaming. Kaya good luck na lang sa dalawang teams na to. So yung ano lang dito, yung sinabi mo kanina, Alec, na kailangan na ano na makalamang yung mid ni Armel sa kalaban. Hindi siya makaka-counter, no? Oh. Pero pag mga ganyan naman kasi, kumbaga yung normal na match-up lang, hindi yung counter like yung TA tsaka Husker, mahirap talaga. Pero eto, sa nakita ko sa mga nakaraang matches ng TNC, si Armel, lagi siyang lamang sa katapat niya. Oo. No? Parang sobrang dotang-dota naman si Armel. Siyempre, Armel yan eh. Pero yung OD dito na pick, mas maganda to kasi comfort hero niya eh. Oo, and also, lamang man si Ori sa matchup sa mid lane. Kasi nga may refraction siya, pwedeng manigit yung mga palubog. Oo. Pero at least, pwedeng gamitin dito ni Armel yung mga palubog niya para ma-deny yung farm dito ni Ori. Oh, yun nga yung maganda sa OD. And ang isa pa doon kasi meron ng setup para sa arrow. So, meron silang kill potential sa mid lane. Oo. Pero dito sa bottom lane, mukhang nahihirapan itong dalawang melee. Naharas, no? Oo na. Ayun, sinasapak na siya ng sinasapak ni PYW. Intense tayo dito sa gitna, guys. Yung ating matchup. Ayun, lamang pa rin talaga si Armel. 6 and 4. Palubugin niya lang talaga ito eh. Ganun easy lang, deny, no? Oh? Ayan, deny. Easy. On the mid lane. ganun lang. At hindi mong mapatay. Easy for Kuya mong Armel. Huwag mong pa-farm. Pero ang lamang naman dito ni Ori kasi pwede siyang mag-pastack. Then mamaya, stack. Sobrang bilis niya lang makukuha. At saka itong Keeper of the Light, isang ano lang to, isang linya sa kanya. Oo, mabilis siya triple mag-stack. Triple stack siya kaya. Gawin yung triple stack. Kahit blinding light pa yung first niya na ano, na skill. Pero wala nang HP si Armel. Saan yung courier? Ayun, nagpadal lang siya ng salve. Tansyang-tansya niya talaga, no? Si Ori pa yung ano, palubog, natatakot. Yun. Kuha pa yung rage creep. Yun. Sakto. Bottom lane, nakuha naman ni March yung regen rune. Positive mental attitude lang to talaga. Sabi ni Ray. Ay, shoutout kay Ralph. Yung mga underscore. Tropang Twitch yan eh. Dati pa sa Twitch talaga. Ay, ganun. Nandito nanonood ngayon. Ralph, Jasper Sikat. Oh, parang familiar nga yung hello din sa 9,000 viewers natin, guys. So, laning wise for TNC. Mukhang lamang nga yung TNC. Kita mo yung ano dito, tatlong core sa last hit and the nice. Gabi. Maganda yung farm ni Gabi dito sa bottom lane. And also, yung LC. Yung LC nga eh. Oh,
Nakaano talaga, nakabuelo na. Buelo lang talaga kinakailangan ng TNC. Kasi saka, expected sila yung mid-game na lalamang. Oh, sa laning parang okay na talaga for TNC. Yung mga team fights na lang, yung kailangang mas malamang sila. Uh-huh. And yung sa top lane nga, parang hindi mahihirapan tong si KP. Kasi yung third skill niya, nagre-regen siya. Tapos pag nag-Blade Fury, may press the attack din. Uh-huh. So parang wala talagang kill potential sa top lane. At saka habang nagsastack yung Keeper of the Light, nagfe-favor pa rin yun sa Mirana. Kasi nga yung Mirana, iaaro na lang yung large creep na nasa stack. Ginamit na ni Ori yung 40 sa mid lane. Hindi pa tayo nagkakapatayan. Ito yung alam mo na siguro magkakaroon pa ng first 10 kills mga 20 minutes. 20 minutes, sobrang ingat nilang dalawa. Pag may mga level 6 na, may mga item na. Kasi bottom lane, di mo mapatayan eh. CK, makunat. Ito si March, makunat din. And also, sanay na sanay itong dalawang teams na to pag full pack na, puro 6-slotted or 7-slotted na ng mga core heroes. Ito yung ano talaga. Yung mga crucial na games. Mga crucial pag talaga mangyayari mamaya. Yung mga team fights, dapat lahat talaga saktong-sakto yung bitawan ng skills, paggamit ng items. Omni-Knight, maganda din yung farm ng Omni-Knight dito ah. Sa bottom lane. Tsaka mahirap na rin siya patayin pag reach siya ng pag level 5. May levels na, oo. Armel, easy farm lang sa mid gitna. Lane lamang pa rin talaga si Armel. Deny mo. Deny. Puni lang natin ng intelligence. Anong level na yung ano niya? Ah, level 1 pa lang. Nakamak siya ng second skill. Dami ng deny ni Armel. 11 denies. 5 minute bounty runes. Malapit na. Wala pang first blood mga tropa. Wala pa talaga. So habang wala pang first blood, aside from the MDL na patapos na, meron din tayong malupit na tournament na paparating. Ika-cast din natin yan, Alec, ha? Ay, we! Ah, hindi natin yan ika-cast. Sila, Kuya Nick. Oh, Team NoFly pa rin tayo. Esports Dota 2 World Pro Invitational. Iba pala yun. Yung naano pala yun. Yung mamaya yun, sasabihin din natin. Ay, ganun. Pero itong One Esports, nandyan din yung mga top teams. OG. Parang nakikita ko nga siya sa news feed ko, yung One Esports. Pumunta yung EG. Alam ko EG, TNC. Andun sila. So, Team sa Singapore. Team Secret ata, nandyan. At saka OG. So, kita-kits tayo doon sa Singapore. Kasi pupunta din sila, Kuya Nick. Kita-kits lang sila. Sila. Shoutout po nanonood while watching. Nanonood while watching. So, i-ready nyo na yung mga foods nyo while eating, guys. Oh, kasi best of 5 to, guys. And game 1 pa lang, ha. Wala pa rin first blood, magi 6 minutes na. Okay, mukhang eto na ata. Saras-saras lang, oh. May ano pa, Blade Fury. Tsaka yung press the attack dito ng Legion Commander, level 3 agad para sa kanya. Spam buff. And KP, adding pressure dito sa top lane. Walang pakialam sa creeps. At napilitan na nga si Paparazzi na umalis. Ganda ng fortifications, ha? Nag 40 kasi saktong-sakto and gagamit lang siguro ng shrine dun sa top lane. So, meron silang stacks na nakuha or na stack ata. So, kinuha na ng Templar. Kasi nga yung Templar nalulugi na rin sa gitna. Binapalubog lang siya ng OT. At yung tatlong cores ng TNC dito, lamang sa far. So, yung nakuha niyang dagdag sa last hits is yung mga neutral creeps na yun. Uh-huh. Tsaka in terms of last hits, lamang na lamang yung TNC. And lahat ng lanes lamang sila sa last hit. They need to capitalize kasi sobrang dito TNC. Sobrang lamang talaga sa hero. May nag-share Ricky for the win. Uh-huh. Bakit Ricky? Saan kayo yung Ricky dyan? Ay, naka-envy eh. Tingnan natin yung last hit and deny lamang yung tatlong core. Net worth. Gabi, leading off the farm. And it's a good sign for the Legion Commander. Kasi Legion Commander, isa sa mga heroes na dapat talaga early phase pa lang magkaroon na siya ng momentum kasi ang bilis niya mag-fall off eh. Kasi totally dependent ng LC sa kanyang dual damage. At sa mga high caliber games ang hirap makahabol or ang hirap makapitas na kapag mga wala dual kang victory. Kapag wala kang dual damage. And gusto ring sabihin na yung kanina kasi yung may pack si Armel, usually ang nangyayari kasi si Armel yung gumagalaw early game while si Gabi yung nagpa-farm. Pero level ngayon, six. Pero wait lang. Tingnan natin, hindi pa i-duel. Umikot pa si Paparazzi. Tamang bait lang ng Blade Fury. Ayun nga, si Armel yung gumagalaw early to mid game. Pero dito, ang mangyayari, si Armel yung magpa-farm. So parang
Tingnan natin kung magiging ganun pa rin ba yung laro ng TNC. Magfe-favor to sa TNC pag ganito lang eh. Pag Farman. Siguro 10 minutes siguro doon magkakaroon ng first blood sa 10 minutes pag nag-agawan tayo ng bounty rin. Uy, nakahanda si PYW ah. Alam na. Dami niyang stocks para dito sa ano? Oo, pero alam Templar naman ng TNC na may stocks to. So pwede rin nilang i-contest yun mamaya. Yung maganda lang dito sa ano talaga sa lane ni KP, bawas na yung tower. First objective para sa kanila, kailangan nila makuha agad yung ano eh, yung mid or yung top lane para pwede na silang mag-neutral or i-invade yung area na yun. Tsaka yung ayong BC Gaming, mapipilitan silang mag-farm dito sa may triangle camp sa bottom lane na mas onti yung makukuha nilang farm. Mm-hmm. March going for the first blood. Naka-double damage po dito yung Undying. Pero mabibreak yung smoke niya. Ah, no, hindi pa. So handa dito si March, oh. Na-break dito yung refraction pero hindi pa sila go-go. Wala, tamang scout lang. Pero scout, nakuha scout na, no? Sayang hindi na contest ng TNC. After MDL, yes, may malaking patch na update. Yun. So isa din sa mga inaabangan ko eh. Oh. Kaya hindi tayo nagsasawa ng Dota. Uy! Nagparamdam na yung perfect world. At Phantasm, nandito sa bottom lane. Makukumit. Double teleport na kumit niya ng BC Gaming. Hindi na natin alam mo yung nangyari dito guys. Pero sino mga pa-first blood? Wala pa rin. Uy, first blood na matay si Gabi. Pero tingin ko okay lang din yun kasi dalawang heroes yung napilitan mag-TP dun sa may bottom lane. So, uy, biglang ano yung ano ah, nakahabol yung Templar sa net worth ah, sa stacks. Oh, nakakuha kasi siya ng stacks eh. So, while naka-teleport yung Vici Gaming, eto na naman si KP guys, yun yung first blood ah. Sa 9 minutes sobra yung first blood natin. almost 10 minutes na, no? Sure. Pero, eto naman sa TNC, hindi naman nila kailangan magmadali. Uh-huh. Pero kung magro-rotate sila, kailangan makakuha ni KP ng dual damage. Kasi pag nag-late game din, sobrang laking bagay din yung dual damage ng LC. Para magiging ano na rin siya, right-click carry ng TNC. Armel! Nako! So wala. Nasayang yung kanyang teleport, pero agawan lang ito ng bounty rune. Buti na lang si March, nakadalawang bounty rune. Sa taas, no? Oo, dito sa bottom lane. At si March, sinahabol. Meron pa tayong slow dito. Ori? I think March is a dead meat. So space na lang, magpa-farm na lang kami. Sabi dito ng ano ng TNC, sige lang, space creation lang to. Decay! Ayun, nagmuntikan na. Kala ko madedenay pa sa neutrals. So na-paddle na lang dito sa pet. Eto si March, 2-0. Sa side ng Vici. Dikit na dikit pa lang naman yung ganyan. Power! Uy. Wow, dinuwel! Kaso delikado ata si KG. Delikado siya dito. Kailangan niyang umalis. Madedenay ba? Uy, nag-home slash! Dito sa catapult! Nag-bounce. KP, 150 HP na lang po natira. So, naswertehan pa nga si KP. Oh, hindi pa na-deny yung top tower. Oh, yun lang nag-lag. Pero nag-bounce kasi na ano siya eh, na Omni Slash si KP. Kaso nag-bounce dun sa catapult. O nga, no. Kaso, hindi na gumagalaw. Ano na? O nga, no. Baka yung next update, guys. Ayun. Baka yung next update. May replay. O, di ba? May replay. Ay! Kita pa sa replay? Ah, ganun. Okay, pasok na tayo. Dito na kami titingin. Aha. Sige. Ay, ganun. Go lang, Alec. Go lang. Lag din, ah. Hindi ko alam, nalilito na. Go lang. Go lang, Alec. Sinisink lang natin ng maayos. Ay! Lag din yung stream sa iba. Oh, lahat lag. Naglalag lahat. Sakto na, Yuge. Sakto na. Ayun. Mm-hmm. Hindi lag lahat, guys. Ganun talaga. Pe-pressure lang dito sa gitna. Pero si Armel, sobrang lamang na siya. Ayan o, 5.3k net worth. Ayun yung gusto natin kay Armel na early game pa lang, lamang na siya. Kahit siya yung pinaka-carry ng TNC, ama ganun nun, kasi pwede niya rin bigyan ng space etong si Gabi. OD, farm muna tayo dito. 0-2. Ganito ka passive etong dalawang teams. So every mistake iko-commit ng isang player. Inaano na rin tinitake advantage. Medyo nag ano nga ngayon pa no. Ayun. Nagkaroon pa sila ng teamfight sa gitna. Isa lang na napipitas.
kada merong ano, merong ganap, isa yung nakukuha dito na hero. 0-3 pa rin. Pero ang kagandahan naman dito is, yung Vici Gaming, lamang pa rin yung TNC. Sa Vici Gaming, sa kill net sila. Worth, oh, papalit-palit lang po tayo ng net worth. Oy, Gabi. Gabi, muntikan na. Habulin pa siya. Oh. Ah, nag-blink dagger si Ori. Early blink dagger para sa Templar. Item check tayo para sa OD. Veil and probably bibili na siya ng kaya. Or pwede blink dagger eh. Pwede siyang pumalag eh. Ayan, si KP, kaya. Anong ano ni KP? KP? Ayun, naka-Vanguard tapos face boots. Pero wala Crimson pa Guard agad siya kasi right-click oriented yung Vici Gaming. Oo, pero wala pa rin siya nakukuhang dual damage. Sinasadya daw ng China yan. Hindi talaga guys, alam nyo naman pag nasa China tayo kasi kailangan ng VPN minsan. Oo, pag nag-watch game lag. Pero sa kanila, hindi naman sila lag. Pati yung BTS lag, hindi yung BTS eh. Sinubukan na yun lumipat sa BTS. Nagla-lag din po sila. Oo, kahit jutsu lag din. Pag mga spectator. Anong gagawin natin ito? Dito? Pero ayan, makakalis pa dito yung blink ano. Blink out. Pero sa ginawa ng TA, ah, kasi usually nakikita natin sa TA, yung naka-desolator agad yung item. Mas mabilis siya mag-clear ng wave, mas mabilis yung acceleration ng farm niya. Pero eto ginawa niya, blink dagger, napipilitan siyang maghanap ng pick-off. Oh, kasi alam niyo yung TNC din. Papalag din sa mid game eh. Kaya kailangan din niyang makaparticipate sa team fights. Pero etong Vici Gaming, naka-smoke ba yan? Gusto nila dito. Gusto nila dito ng objective guys ha. Nag-create pa sila ng space. Nakita na agad dito si KP. KP guys, may press the attack. Nag-abit pa dito yung Will-O-Wisp. Pagkatapos ko ng Will-O-Wisp, yun lang. Ayan, patay. Keeper of the Light. Si March nasa likod. Mamamatay si Marsh. Double kill. Nagamit pa dito ni Armel yung kanyang ultimate. At meron pang Zomba Dings dito. Ang dami. Dual damage. Pasok pa sa dual damage. Bakit dinuwel ni KP si Armel? Kasi andito yung duel eh. Yung TNC 40 wipe. Naku, ang bilis na pangyari. Wawawi. Kailangan pala din natin makita. Charot. Para hindi rin tayo kabahan. Ayan guys, wait lang guys. Malag talaga sa lahat. Ano, tease lang muna. Hanap, naghahanap pa yung TD natin ng ano, hindi lang. Yan. Pero grabe nga yun, no? Wow, grabe nga. Hindi ko nga nakita lahat. Isa lang naintindihan ko. Vici Gaming, full team fight para sa kanila. At yun yung first team fight ng TNC na mananalo sila. Ayan ang bayan. Sige. Ako nakabahala. Kwento ka lang dyan. Ayun. So, naubos doon yung Vici Gaming. Maganda rin kasi yung setup ng TNC. Actually, hindi setup eh. Yung Vici Gaming yung nauna, pero yung TNC, prepared din sila. And etong si Armel, tamang police mode. So, talagang nabitaw na yung mga skills ng Vici Gaming bago pumasok si Armel. Kahit hindi natin nakita, pero ganun yung nangyari. Na medyo malayo pa kasi si Armel, so late talaga siyang dumating. And nahanami din siyang hits, so yung ultimate niya, mas masakit. So, sakto. Tingnan natin naman. 5,000 net worth agad yung TNC. Isang team fight lang guys. Oo, grabe. Isang agad team fight. 5,000 net worth agad. So, I think doon talaga nakapa yung TNC kasi early na, ano eh, early din na mga pampakunat din. They were morely focused doon sa LC na grabe yung habol nila. Nakumit pa yung Will-O-Wisp doon sa LC. And then yung backup doon ni March. Nabuhay pa rin. No? Oo, nabuhay pa rin yung LC. Na dual damage pa nga yung LC doon. Ah, dito kami titingin. Oo, dyan tayo matitingin. Ayun. Yasha and Kaya na, para kay ano. Kasi Crimson Guard yun eh, kay ano eh. Crimson Guard yung nagamit ni LC dun eh. Oo, tsaka para sa Vici Gaming kasi, yung draft nila, hindi talaga nila kayang lumaban early game. Kasi Juggernaut, kahit may Omni Slash siya, wala pa siyang damage. So, yung Omni Slash niya parang wala din. And yung TA naman, hindi siya nag-desolator. Isipin mo. Diba? So, parang kulang sa damage yung Vici Gaming. Yan, isipin natin guys ha, Phantasm, ang laking tulong niyan, magbabounce yung Omni Slash, and then yung damage potential dito ng Vici, more on right click sila, at nilalamang sila ng TNC dito sa counter-attack. So, nagpakunat na si KP, I think KP, worth it yung kanyang Crimson Guard from the early game hanggang late game to guys ha. Oo, tsaka yung Undying din, bosset yun kapag nagka-teamfight, wala pang masyadong, kumbaga wala pang babasag talaga dun sa Tombstone and yung sustain niya rin, yung Soul Rip. So kung may ma-focus man etong Vici Gaming,
may Soul Rip, meron pang Presti Attack. So talagang mahirap makapag-burst pa sa side ng TNC. At hindi ako makakapaniwala ha. Tingnan mo Alec, Juggernaut, yung farm niya. Ang liit lang ng farm dito ng Juggernaut. Nasa mid siya ngayon. Nasa net worth. Kasi Paparazzi yun. Pinakahuli siya. Oo, kasi si Paparazzi, sanay tayo na lagi siyang nasa top ng net worth. Oo, pero eto si Armel, ha? Sobrang dotang-dota. 10,000 net worth para sa kanyang OD. Ayan na, jutsu na nga yan, guys, ha? Oo. Nakikita ko dito sa kabila, sobrang lag. Pero yung jutsu, lag din yung jutsu. Kaya nahihirapan nga, eh, lahat ng nagte-televise. Oo, oh, guys. Kaya magpasensya nyo na. Magpasensya nyo na mga tropa. At saka tease lang. Sanay naman tayo mag-tease. Sanay naman tayo mga Pinoy. Sanay tayong mag-tease. Na. Kahit jutsu lag eh, no? Pero oy, ito, smoke another crush. Smoke. Second round, gusto nila yung mid lane tower. Na nakahanda si March KP again. Gusto nila i-target si KP. Pakuna to ha. Ito na yung Will-O-Wisp, March. At na-on is slash agad. LC goes down. Bullet ng TNC. Babae pa po dyan. Binagsak dyan yung Sanix Clips. Double kill para kay Armel. So, bali tatlo yung namatay sa side ng Vici Gaming. Pero mukhang may ginagaw. Nagahabol pa sila. Tatlo! Ayun, isang bagsak, no? Isang pero bagsak. Pero nag-buyback ata si KP? Yes, KP. Oo, nag-buyback siya. Pero okay lang pero kasi Roshan sila, oh. Roshan naman yung sunod. Oh my God! Oo. Tara, DNC! Let's go, Let's DNC! Let's go, DNC! Nababasa ko yung mga chat nyo kanina. Pag natalo yung TNC, malas daw ako. DNC. Walang ganun, wala sa caster yun, guys. Wala yung sa caster, mga tropa. Wala yung sa caster. First game's advantage, 90 minutes in. TNC. Wala, ang hirap. Ang hirap eh. Vici Gaming, right-oriented sila eh. Oh, inuuna pa nila yung pinakamakunat na hero. Tsaka ano, wala pa silang item. Eh, yung heroes nila, kailangan talaga ng farm. Jug and TA. Tapos yung Omni Knight, kahit hindi niya kailangan ng masyadong farm, wala naman siyang mabibigay na damage. Diba? So, ang nangyayari sa Vici Gaming, pinipilit nilang maghanap ng pick-off early game kahit wala pa silang. Red duel agad para ma-lockdown dito. Wala na tayo ditong dalawang isip. Easy one. Armel killing off itong si Omni Knight. Ayun ba nakuha? Tatlo ata. Ayun, tatlong bounty runes naman nakuha ng TNC. Dagat dito ah. Halos kuha niya yung lahat ah. First 10 kills, isa na lang para sa side ng TNC. Ang laman din ni team sa totoo lang. Wala man silang Chen, pero meron silang sustain. At malapit na si team sa kanyang Guardian Greaves. Oh, puro sustain. And yung Vici Gaming, wala talaga silang damage. Rekta tas na ngayon, naka-BKB na si Armel. So, rekta na heart yung Chaos Knight dito, Alec, ha? Ang yaman, ha? May Echo Saber pa siya. Pero check natin yung item dito ni Eurus. Maelstrom. Tsaka Drums. Templar, Black Dagger, at tsaka Desolator. May Desolator naman na siya. Marapit na namang BKB. Dito yung Templar Assassin. Pero yung sustain kasi sa side ng TNC, no? Bale, tatlo na yung may sustain sa kanila. Kung may matulas man yung Vici Gaming, meron, sure, mabubuhay pa. Undying, Mirana. Kung 5v5 na LC. Siya, pangalawang beses na yun nangyari na nag-attempt mag-smoke yung Vici Gaming para makabawi sila. Kaso, ang nangyayari, laging nasa may tower yung team fight nila. Kaya nalulugi talaga sila. And yung TNC, alam din nila yung magiging place ng Vici Gaming. Kaya TNC having the Aegis advantage, kukuha na agad sila dito ng objective sa bottom lane. Ha? Kita mo ha, fortifications pa to. Pwede pa nga sila mag-13 tower dito eh. Malayo lang si teams. Teams dito, gustong kumasa lang ng mga teleport. Kung may wala, hindi lalaban yung Vici Gaming. Tower trade siguro yung gagawin nila. Ibigay na nila tong tier 2 tower. Makaka-tower trade dito ah. Pero nakita dyan ni Teams yung Omni Knight sa top lane ah. Kaya TNC, Teams. Tinitinan ko yung mapa, tinitinan ko din yung ano dito. Tinitinan ko mapa at saka yung... My God, tier 3 tower na nga yung gusto. Pero chill lang daw muna, sabi ni ano Coach March. Game number 1 pa lang to guys, ha? Game number 1. So, dahil ganyan, may Aegis, nakuha na yung tier 2 tower dito sa bottom lane. Etong Triangle Cup, makukuha na to ng TNC. F10 kills, one more daw para sa TNC. Ang tagal no, 20 minutes na wala pa rin first 10 kills. Nakangiti na ngayon yung mga battlers dyan eh. Teams dito.
mukhang ito lang yung inaantay nila eh. They need the key items. Mirana dito, Guardian Greaves available na. Wala pa silang courier nga kasi napitas kanina. KP with his Legion Commander, gusto na mga Blink Dagger. Para kung sino makikita dyan, diretso agad duel and follow-up damage dyan. Item check na naman tayo kasi napaka-crucial nito. Si Gabi, may malapit na yan. May river na siya. River na, oh. And yung CK, 3K na yung HP. Paano papatayin yan? Tapos may Crimson pa sila, no? The highest HP dito sa side ng VG is yung Omni Knight. Pero yung Omni Knight is not a natural tanker. Kasi nga, kailangan niya mag-sustain. Dapat nasa likod. Kailangan niya mabuhay para masuportahan niya ng, yung mga tropa niya. So ngayon, TNC, unti-unti nang kinukuha yung mga second tier tower dito. Or probably they could force out the team fight. Ayan na ba? Wala ata. Yung Greaves, dinideliver pa yung Greaves. Dinideliver pa yung Greaves. Wala silang fortifications ngayon etong VG Gaming. Tamang bawas lang sa tier 3 towers ng VG Gaming. Second tier tower muna kayo. Mayroon na bang Blink Dagger na paparating? Wala pa, wala pa. Ito pwede nilang hintayin kasi hindi pa sila makapag-initiate basta-basta. Pag nahuna nila yung dagger ng LC, ayun. Paparazzi, oh. Humahabol din ang farm. So, may mga nag-chat na, share your blessings, mga sir. Mamaya na yung blessings. Manalo muna TNC. Manalo muna TNC. Oh. Yung mas pinaka-importante. Ayun, basic daw, basta walang void. Okay, wala tayo dito ng ano. Medyo stackball muna tayo. Eh, naghahanap na naman kami, guys. Naghahanap daw yung TD natin. Gagawa natin yan ng paraan. Gagawa natin yan ng paraan. Ito na, smoke yung VG Gaming. Pero lagi silang nag-smoke. Sana maganda yung teamfight dito eh. Sana mag-lag. Sana wag mag-lag. Oo, para maganda yung ating ano natin. Pero nasa high ground yung VG, ha? VG Gaming, teams, going for the backstab. Teams dito, nahuli agad. Teams, medyo makunat yan. Hindi makakapag-sustain. Mirana is down. But then for TNC, na-take care na po nila dito. Yung second tier tower, two-hit combo, goodbye! Keeper of the Light, magbabuyback muna. Nakita dyan si Paparazzi, Eurus. Gusto niya nga mag-omnislash pero hesit na pa rin siya dito. Mayroon konting sustain. Crimson Guard na gamit na rin dito para kay KP. And Ori, Blink Dagger out. Lumalapit sila dito sa Tombstone, no? Sige, lapit lang! 4-second stun! Pero na Blinding Light palabas! Duel dito, magagamit! At ganamit rin yung Phantasm. Namatay na si Yang. Ang ganda dito siya. ng Tombstone, ha? Lumalapit sila sa Tombstone, eh. And natapos na rin dito yung ng Keeper of the Light, yung kanyang ultimate. That's why TNC, they're going for more, searching for more blood. Sinong mahahabol nila, guys? Oh my God! Walang teleport yung Jugger na to. Walang teleport to, ha? Oh, pero basta first 10 kills para sa TNC. Yes. Teleport yan, kaka-teleport lang. Nakita na dito si Paparazzi. Paparazzi, eto na yung cameraman mo. At si Gabi, unang stun. Ay, naku po. Duel. Nice one, nicely done. Di na alam. Yung press the attack doon at saka yung Echo Saber, finishing off the deal at hindi makakalis doon yung Juggernaut. Medyo intense lang. Si Teams dito nakita, pero pumasok dyan. Etong si Ori, KP, makunat siya. Duelo muna dito. At hindi makakaalis dito. Etong Rubik, winner. Chicken dinner. Hahabulin pa si Ori. Ori, magkahablink dagger habang yung na TNC na pupushin sa bitna. Yun lang, hindi rin nagmumultitasking sila ngayon, guys. At mapipilitan yung Rubik dito na magbabuyback. Oops. Sa gitna muna tayo, easy tower. Pero man, TNC, 26 minutes, tier 3 tower, nakuha agad. Gabi, with the damage. Habang si Teams creating space for Ori. Lang, no? Sige, habulin mo ako. Habang nandito kami, mag-o-objective muna. Mini barracks, 26 minutes. Makukuha na agad ang TNC. Extra back muna tayo. Or maybe for Ori. Sige, Shives. Lumapit ka. Kahit kasi may kahit kompleto yung VG Gaming, dun sa anong yun, walang Omni Slash. Wala din silang Will-O-Wisp that time. Wala ding Guardian. Uh-huh. Parang hirap din lumaban para sa kanila. Kaya itong si Ori, tamang hanap na lang ng pick-off. Kasi pag may na-pick-off sa side ng TNC, pwede pa silang magdalawang isip kung itutuloy pa ba nila yung push. 10,000 net worth po yung TNC, guys, ha? Gabi dito, may Heart of Tarrasque na. Armel, kaya, Ayasha kaya. Going at, for Shiva. Shiva's card, malapit na. KP, 28 damage, Blink Dagger, Crimson Guard. Sa VG Gaming, VG ano Gaming, Eurus, Mjolnir, at saka Drum. And going Temple for BKB. Mag-BKB yung Jug kasi kailangan niya din talaga yun. Daming disabled. BKB na rin. Ay, nagbenta siya. Templar Assassin, magbabutterfly. Wala siyang buyback dito ha pag namatay siya. Oo.
Etong si ano, si Yang, Omni. Omni Knight. Omni Knight. Solar Crest. Mm, so magpapipe pa rin siya. Ang hirap kasi, walang masyadong ano. Win probability, more likely 90% para TNC. Sa TNC. Oo. Wala, go, TNC. Ang hirap eh. Kasi etong Juggernaut, pwede, siya yung pinakababasag dun. Sa, kagaya nung napag-usapan natin kanina, siya yung tatanggal dun sa Tombstone. Kaso pag lumapit siya, pag nag-Blade Fury siya para tanggalin yung Tombstone, duel siya. May duel, may Chaos Knight na may Phantasm. Pag hinit siya ng hinit, sobrang sakit na nun. Oh, sobrang hindi hirap talaga. Hindi niya kayang tankihin yung damage. Kanya-kanya sila ng counter eh. Yung Will-O-Wisp dito, not placed well sa tournament. Yung Keeper of the Light. Habang si ano naman si March sa kanyang Tombstone gamit na gamit. Oo, talaga. Sobrang ganda ng position ng ano, anong placement ng Tombstone ni March. At saka magiging hesitant ka na mag-Omni Slash eh pag may mga zombies. So nahirapan din talaga dito si Paparazzi. Siya hindi rin basta-basta makapwesto etong si Ori kapag mayroong Tombstone. Na, let's go TNC na. Pero meron na siyang ano ha, meron na siyang attack speed dito ha para i-clear agad yung Tombstone ha. Okay, sige. Nandito pa, pinagsakan na agad. Uy, walang buyback yun. Walang buyback, nag-all-in siya. Oo, alam nila. Isang minuto. At si Gabi, nakita pa nga dito. Sayang yung araw, hindi magkoconnect. At makakaalis pa dito yung Juggernaut. Pero malaki ang napitas dito ng TNC, ha? Templar Assassin. No, mukhang free rush to para sa TNC. Malapit na ata. Tingnan mo kung ilang, ano? Ilang minutes? 30. 1 minute. 1 minute. Sakto pala pagbuhay ni ano, ni TA. Papakalbo daw si Sean pag ano. Ikaw may sabi niyan, Lods ha, fake news yan. Pag nag-champion yung TNC, magpapakulay ako ng purple. Uh-huh. Kilala mo si IU? Hindi. Never mind. Wala. Basta yun. Ano ako eh, hindi na ako tumitingin sa ibang ano eh. Ay, ganon! Loyal ako guys. Sana oil. Oo, sana oil. Dito na tayo. Okay. Ayan na. Okay, na-duel po nag-duel dito ni KP. And for KP, yun pasok lang na naman sa duel winner, damage. Winner, chicken dinner. Ilang damage na, 46 na. Sakit na yan. And si Paparazzi, does he have the buyback? Yes, he will have the buyback available. And TNC, pinuporso nila yung buyback dito. Pero pwede pa nila. Okay, dagger in. 3 seconds stun. Pero meron ng Heavenly Grace. Naka-recover agad doon. Yung Keeper of the Light. Pilitin nyo na yung ano dyan. Roshan hindi, muna. Magro-Roshan sila. Roshan muna. Kasi wala ding ultimate etong si Armel. Ayan. Oh, may naban na daw ng mga spoiler. ang dami na daw na ban. Pero shoutout sa ating 11,000 viewers. Guys. Naniniwala ako guys na abot na ng 13,000 viewers guys. Yun, kaya i-share nyo na yung stream. Gawa kayo para, ng watch party. Para alam din ng mga tropa nyo kung saan sila pwedeng manood ng TNC. Kanina nga, di ba, pagkatapos ng match, bumigay agad ng Arcana, di ba? Nag-raffle agad. So, ayan po mga tropa. Meron din ba? Malay mo, meron, di ba? Kaya sinasabihan na natin sila. Gawin. Okay. Sayang mga comment nila dyan eh. Euros and Paparazzi po. Yes, nag-change lang po ng name si Paparazzi. Name, okay, Aegis and Cheese advantage para sa TNC ngayon. Aegis pa rin para kay Armel. OD Shiva's Guard. Dalawang physical-oriented heroes. Shiva's Guard dito, manenegate talaga ha. Manenegate niya lahat ng paparating na micro dito. Plus ng may Crimson Lichi pa. Diba? Cheese para kay Chaos Knight. Going for the MKB kasi magba-butterfly dito itong si Templar. Yung nagtatanong kung group stage daw ba to? Grand Finals, Grand Finals to! Oh! Grand Finals, best of 5 to guys, best of 5. 15,000 gold lead para sa side ng TNC. Parang here di mo akalain. TNC, aakit na si Armel dito. Pero may sustain dyan ha. At saka napilitan na yung BKB din ni Ori. Napilitan pa nga ng BKB. Lang. Akala niya magdu-duel damage yung LC eh. Magdu-duel dun eh. Kukuha ng damage sa kanya eh. Pero wala na nga BKB dito. Etong si Ori. Kaya ngayon si Armel. Pa, tuloy-tuloy yan. Pupush mo na si Armel dito. Slowly but surely, Gabi initiating dito. May cheese pa yan. Pinagtutulungan na nga si Gabi. Nagamit pa yung for kanyang Phantasm. And yung Will-O-Wisp pagkatapos nun. Lockdown for the Juggernaut. Yang! Tatakbo palayo muna si Yang. Wala pa nabigyan sa side ng Vici Gaming at yung TNC. Pupusigin sila ngayon ha. Gabi, Reality Rift, PYW, Rubik, wala na rin sa laban. Walang buyback. Okay, nice one. Meron tayong fortifications ngayon. Mawawala na yung fortifications. Medyo mabagal lang dito yung TNC.
na magsi-siege. Oo, pero hindi na kayang palagan ng VG. And eto na. Nako, pinagsakaan. Dito na sanity si Clips. Double kill agad dito para kay Gabby. Going for the triple. And GG will be called. Ang bilis. 32 minutes. Panalo yung TNC sa first game natin. Woohoo! Sabi naman talaga yung TNC. Sabi sa inyo, lamang sila sa drafting eh. Oo, tsaka for TNC kasi, basta mapanalo nila yung laning phase, kaya nilang magtuloy-tuloy. Kumbaga, nakakapitalize nila yung lamang nila early hanggang ma-close out yung game. Kumbaga, eto kasi, tuloy-tuloy. Hindi match yung game eh. Parang one-sided. Yeah. Diba? Nasa TNC lang talaga yung game. At saka, ang ganda nung item choice. I think, sobrang laking factor yung first item dito ng Crimson Guard ni KB. Kita mo, kumuha siya ng Crimson Guard. Ano yun? Gaano kabilis? O, yan. Less than, ayan. Mga 16 minutes. 16 minutes. 16 minutes kumuha agad siya ng Crimson Guard knowing na etong Vichy Gaming, yung kanilang mga core heroes, more on right-click ha. Juggernaut at saka Templar. So, ang laki factor nun, even though na sobrang ganda sana ng set ng mga Vichy with their smokes. And yung TNC dito, gandang lapag ng mga tombstone ni March. Nahihirapan agad yung Vichy. At si Tims, tahimik lang yung Mirana. Pero for Mirana, ang laki din ng sustain niya ha. Oo. Siyang Guardian Greaves. Nakapag-Greaves pa siya. Tsaka, for TNC kasi, siguro minamalas din yung Vichy Gaming na ang lagi nilang nahuhuli si KP. Mm-hmm. Kasi ayaw mong si KP yung mahuli mo. Mas gusto mong si Armel or si Gabby pwede rin. Kasi wala pa naman siya masyadong HP nung early. Pero ang nangyayari kasi, si KP talaga yung lagi. And andun din lagi si March. So, merong time na nakapag-smoke yung Vichy Gaming, napatay nila agad si KP, pero mga dalawa siguro na fail yung smoke nila sa mid lane na nabuhay si KP, tapos sila pa yung nauubos. So, TNC, mukhang ang ganda kanilang drafting sa first game natin. So, let us see kung ang Vichy Gaming ba makakabawi, kasi sunod-sunod to, best of five best series of five, po tayo, guys. Oh. At ang susunod na caster, si Kuya Nick. At yun, yung inaantay niya si Boss, magkakas na po ngayon, bababa na po siya, TNC first game, panalo po siya, check my page guys, Sean PH, baka magla-live ako after. Yun. So, tunay na support lang for TNC. Huwag ko kayong aalis guys ha, kasi magbabalik lang po tayo dito sa Kuya Nick Channel. Mike, it's so good.